Dali lang. Ang bagal. Dali lang. Kung ano-ano kasi. Bagal. Ano ba? Ang dami chismis eh. Ano ba? Alas 6 na oh. Eh, ito nga po. Alas 6 na! Ay, nauna yun. Sorry. Paliktad ka naman eh. Excited masyado. Oh. Masyado excited. Wednesday na eh. Uy, hump day. Oh. Oh, sige, we are here. Bye-bye. My hump. Yun, di ba? Ay, wag na lang kumanta. Napaka-killjoy nyo. Gusto lang namin kumanta. Ito po, so ano, may spill ba tayo o paano ba? Ito nga daw ang teleradio servisyo eh. Uh-oh. Ang puntahan ng bayan at DWPM, Radyo 630, oh, kasapi ng KBP. Yan. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, kanina nyo pa narinig. Huwag na tayong paulit-ulit. 6:01 na! Gising na bago na energy! Gising! Gising, Pilipinas! Ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising na. Bango na. Gising Pilipinas. And Amihan is back. Talaga nga, no? Si Ami, oh. Ibalik yung mga jacket. Yeah, yung mga sweater. Ibalik. Partner, sweater ba? Sweater. Ilang araw lang yan, partner. Samantalahin po ninyo. Malapit na pong pumasok si summer season. Andiyan na si Ate V. Si Ate V, star for all season. Di ba? Pero si Summer, nandiyan na ali-aligid. Summer season. Kamag-anak yan, partner ni... Ni... Attorney Season. Yan. At ni... Marco Kailan Season. Kailan mo si Marco? Oo, magaling Marco na. Season. At saka si ano? Josie Season. Connie. Jose Marie. Maria. Ah, si mo si Maria Season. Oo, nandun pa yan sa abroad. Oh, sino pa season? Lahat na season, ilabas! Aha. Kasi si Summer ang mangungo. Kay Mito Season. Sino yun? Kay Mito. Ayaw, gusto ko yan, yung Star Apple. Ang sarap nun. Oh. Panggamot pa yan sa ulcer. Pampapupo ba yan? Pampapupo o pampatigas ng pupo? Hindi ko sigurado. Pero Pamilyo kay Mito ba pampatigas ng pupo o pampalambot ng pupo? Ang gusto alam ko yung kay Mito, masarap yung kulay ano. Oh, yung kulay violet. Sarap. Nakakagamot siya ng ano, ng pag may ulcer ka. Ay, oo. Oh, tama 'yun. Star Apple ang tawag diyan. Star Apple. Gising na, bango na. Ngayon po ay Miyerkules, February 28. Ako. Oh my goodness, second to the last day na ng Pebrero. Hoy, kami nagpakain ka sa Friday, ha? Dahil Friday, Marso na. Bakit sa Friday Marso, pa? Marso, ha? Nagugutom ako. Mamaya papakita ko yung ano. Itiisin mo muna. Friday ka na kumain. Pwede yan. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Magandang umaga, mga ka-teleradyo servisyo. Ako po si Doris Bigonia. Narito na unang bugso ng ating mga panggising na balita. Sumampa na sa mahigit 810 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa bansa. Sinabi ni NDRRMC Spokesman Director Edgar Posadas na ang Western Visayas, uy kami partner, Western Visayas kami, ang pinaka-apektadong rehiyon kung saan umaabot na sa 487 million pesos ang halaga ng pinsala at naka-apekto sa kabuhayan na mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda. Ang Mimaropa, umaabot na po sa mahigit 319 million pesos. Mimaropa, partner. Ano ibig sabihin ng Mimaropa? Mindoro. Mm-hmm. Galing. Marinduque. Ro. Romblon. Pa. Papa. Ano pa? Papa. Palawan. Galing mo, ha? Galing, okay na saan? Papa. 80%. 319 million pesos po ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Kasunod ng Calabarzon at Zamboanga region. Calabarzon. What is the meaning of Calabarzon? Calamba. Laguna. Kalambakan siya. Cavite! Kalambakan. Kasi dapat yung ginawa nilang Calabarzon. Hindi kasi Cavite. Calabarzon. Calabarzon. Ka. Anong ka?
Cavite, tama. Cavite. La. Laguna. Bar. Ozone. Ba, bar lang pala, bar. Batangas. Ozone. Anong Z? Z. Ano nga ba yung Z? Calabar. Ay, hindi, R pala, R. Quezon. Ano yung R? Saan ang punta yung Quezon? Meron, ayan na, Calabar, patay tayo dyan. No? Lesson yan sa elementary school part na dapat grade 7. Alam mo na yung meaning sabihin ng R. Hindi ko nga alam. Ano yung zone? Luzon. Quezon. Ah, Quezon. Ano yung R? I-research nyo yung R. Calabar. Cavite, Laguna, Rizal. Mabitak, partnero. Laguna. Ang katabi ng halahala? Sabi mo, Laguna. Mabitak. Oh. Mabitak. Oh. Hindi. Ano? Lo! Hala! Ay, pero minsan, hindi ako nag-aano. Sorry lang naman. Kinokorrect tayo ng mga elementary students. Nakikinig sa atin yan. Paagang gumising. Sabi niya, mali-mali si Tita Doris at si Tito Alvin. Ay, huwag po niyo akong gayahin. Nagbibiro lang po ako. Ginagawa ko lang medyo light ng konti. Kasi ayaw ko naman na ang bungad ng ating balita ay napakasama at napakalungkot. The heavy. Yung kinakain sa ano, diba? Nalagay sa sinangag. Heavy ba yun? Yung maliit na po. Hipon. Hibe! Lalo mo pa dinadagdagan ng mali natin eh. Calabar Zone at Zamboanga Region. Dagdag pa ni Posadas na mahigit 12,000 hektarya ng palayan ang nasira dahil sa kakulangan ng tubig. O tayo sa Metro Manila, papetix-petix pa tayo dahil na dyan pa si Amihan. Abangan nyo pagtuntong ng Marso. Magiging kasing init ito ng ano part na disyerto. Gusto mo ba yun? Si init ng disyerto? Ayaw ko. Hindi ko binalak na pumunta sa disyerto. Kaya ay, gusto mo kasing init ng impyerno. Gusto mo? Ay, medyo nararamdaman ko na nga yun. Seryoso. Pero wag naman po. Wag na impyerno. At saka ano po, pagkaklaro lang po. Hindi po namin pinagtatawanan ang sitwasyon ng mga lalawigan natin na dumaranas ngayon ng matinding tagtuyot. Oo, sabi ko nga, wag muna tayo kasi masyadong heavy. Naman. Wala naman dun. Alam naman natin na may epekto talaga yung El Nino. As a matter of fact, yung unang guest natin, partner, ay sa pool ng El Nino. At ito'y mas malapit. Saan? Sa Central Luzon. Mamaya. Next item ka muna. Sige. Nagsagawa ng cloud seeding operation ng Department of Agriculture sa Cagayan Valley. Ayon sa DA Regional Office, layo nito na maibsan ng ulan ang epekto ng El Nino sa mga pananim sa rehiyon. Samantala, umabot na sa 51 ang mga lalawigan na apektado ng El Nino. Ayon sa PAGASA, 24 na lalawigan ang nakakaranas ng drought o tagtuyot, kabilang ang Metro Manila. 17 lalawigan ang nakakaranas ng dry spell, habang nararanasan naman ang dry condition sa 10 probinsya. Ano ba yung dry spell pa? Nervioso, lempro, ganun ba yun? Nervioso. Iba naman yun. Alam mo, Hermione. Iimbestigahan ng Bureau of Plant Industry o BPI ang umano'y smuggling at online na bentahan ng imported na sibuyas. Puro kayo imbestigasyon. Wala namang... Ay, ba't nawala yung bed ko? Oy! Mamaya Jojo! Nawala yung... Yan. Bay talaga. Huwag mag-panic. Do not panic. Yan ang mga investigasyon. Sabi ko sa'yo. Habang nag-investigasyon, pataasan naman ang presyo. Ganyan ba? Puro tayo investigasyon. Ano na ba nangyari dun sa umabot ng 700? Walay. Di wala rin. Walay. Di ho ba? Sinabi ni BPI Director Glenn Panganiban na inihinto na ng ahensyang pagpapalabas ng phytosanitary at sanitary permits para sa importasyon ng sibuyas. Ay, ibig sabihin ng phytosanitary permit? Parang lactobacillus si Rota strain yan. Phyto? Phyto anong ibig sabihin ng phyto, ano, Camille? Na chlorophyll. P-H-Y-T-O. O di ba sa phyto. Halaman yun, chlorophyll, yung mga phytosynthesis. Photo yun, hindi phyto. Magkaiba yun. Sabi ni Doktor, nag-text na yung mga doktor ng mga viewers natin. Mali-mali ka, Camille. Sabi ni Dr. Carlo Lazaro, pampakonstipate. Ang kay Mito. Ayoko ng constipation. Ayoko din, pero mas madalas banayad yung labas. Smooth.
Ayun, pag sinabi pa lang phyto, tama ka pa, related to plants. Oo, plants yan. Magaling ako, nakinig ako noon. Ano ba, mataas ba yung grado mo sa botany? Ha, botany ha? O ano, biology? Manaka-naka. Kasi pag sinipag akong pumasok, yan, mataas ang grade ko. Alam mo yung mga ano, yung mga cells. Oo, mga pinag-aralan yung mga cells. Mga cells, oo. Oo, pero mga ngayon, photosynthesis. Yan, pero ang alam ko na lang ngayon, cell phone. Nakikipag-ugnayan na po ang Bureau of Plant Industry sa iba't ibang ahensya at law enforcement agency para mapatigil ang bentahan ng imported na sibuyas sa social media. Silipin mo nga, Camille, ipakita mo sa akin kung nagtitinda yung, saan ba yung nagtitinda ng online ng sibuyas? Sa Shopee ba? Meron. O sa Lazada, meron pang binibentang ano? Bakit daw, onion? Bakit daw bawal kung online? Ay, hindi ko alam. O sa FB Marketplace. Oh. Bawal ba? May ano, bentahan ba dyan ng sibuyas? Mm-hmm. O, bagsak po ang presyo ng lokal na sibuyas dahil sa pagdagsa ng imported onion sa merkado. Yan kaya na yung mga smuggler, wala naman eh. Wala masyado namang parusa eh. Oo, happy-happy, joy-joy lang sila. Puro lang tayo sat-sat. Oo. Puro lang tayo investigasyon. Ang kaawa-awa, yung talagang mga lokal na mga farmers natin. Yeah. Tapos may problema pa dahil nga tag-tuyot. Yeah. Emphasis on the yot. Yeah. Diba? Puro tayo ano, hanas. Oo. Puro tayo investigasyon. Ang daming ebas. Oh, ay sinasabi ko sa iyo pa. Awawa yung mga magsasaka. Tapos, at ultimately tayo. Tapos kasi, malilimutan. Oh, wala na. After 1 month, wala na. Iba na namang iba na namang issue. Tayo ang kawawa, yung mga consumer. Correct. Diba? Next partner. Iniimbestigahan na ng Department of Agriculture ang ilang opisyal ng National Food Authority na nasa likod ng umano'y maanumalyang bentahan ng NFA rice sa murang halaga. Linga kayo. Kakanda, ewan-ewan na nga, Jesus Mariosep. May basbas umano ng mga NFA official na ibenta sa halagang 23 pesos kada kilo ang mga bigas nang hindi dumaan sa bidding. Bumuo ng panel si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na mag-imbestiga na sa umano'y makanumalyang bentahan ng NFA rice. Hindi anya kinukonsinti ng DA ang pagwawaldas sa pera ng taong bayan at bukas sila na paimbestigahan ito sa iba pang ahensya ng gobyerno para mailantad ang katotohanan. Again, yan na naman kayo sa imbestiga. Eh, sinong iniimbestiga nyo? Sarili nyo! Pampira kayo. Oh. Seko! Yung mga tao mo dyan sa paligiran mo. Kung sino-sino andyan, mag-imbestiga. Bakit ka mo walang nangyayari, partner? Kasi sila yung iniimbestigahan. Sarili nila. Kahit Senado, nag-imbestiga at kamera, wala din naman. Ipinasabina po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang dating pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Dismayado si Committee Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi o sa hindi pagsipot ni dating Police Major Alan De Castro, a driver bodyguard nitong si Jeffrey Magbantay, sa investigasyon ng Senado sa pagkawala ni Camilon. Hindi po nakadalo sa hearing si De Castro dahil binabantayan daw nito ang buntis na misis, habang si Magbantay ay nawawala raw ang vaccine card at may sakit ang abogado. Dami namang dahilan. Binantaan ni De La Rosa sina De Castro at Magbantay na ipaparesto sakaling muling hindi sumipot sa susunod na hearing ng Senado. Oh, so, ganun pala yun yung una imbitasyon. Pangalawa, sa pina. Sa pina na. Pag hindi pa rin, aha. Warrant. Detenado ka na. Oo. Mm-hmm. Hinatulang guilty ng Navotas Regional Trial Court sa kasong homicide ang dating pulis na nakapatay sa binatilyong si Jemboy Baltasar sa Navotas noong nakaraang taon. 4-6 na taong pagkabilanggo ang hatol ng korte kay dating Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Inatasan din ng korte si Maliban na magbayad ng 100,000 pisong danyos sa mga naulila ng biktima. Biktima ng mistaken identity si Baltasar na pinagbabaril ng mga pulis habang naglilinis ng bangka. Pinatawa naman ang 4 na buwang pagkakakulong dahil sa kasong illegal discharge of firearms sina Executive Master Sergeant Roberto Balais, Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Ayan, partner, ano, nakakalungkot lalo na po sa parte ng pamilya na pagkatapos nung ano, nung alingas-ngas, ganyan lang pala ang desisyon. 4 to 6. 4 to 6, hindi isa lang. Ay!
Isa lang na binasahin mo ulit yung isa lang. Pinaka, ano yung iba, na, parang ano lang. Tapos na yung pinakawala na. Tapos na yung kasi kumbaga, hindi lang ganun kalaki yung kanilang kaso. Oh. Pero mistaken identity partner, naglilinis lang ng bangka. Eh kaya nga. Ito yung kaso po na may napatay. Mm. Malinaw na may napatay. Mali ang pinatay. Pero ang parusa, parang sorry parang po. Wala lang. Parang ganun lang. Ganun lang. Naman. Oh. Pero, buhay yun eh. Binatilyo. Diyos ko po. Oh. Kung ako nanay nun. Oh. Kaya lang partner, siyempre, sa ilalim kasi ng batas, pag sinabing criminal case, kasong kriminal, ang patunay na kailangan ay proof beyond reasonable doubt. Mm. Kaya nga, strategy palagi, mag-create ka ng ano, ng pang, ano, pang, tawag mo doon, yung panggulo. Aha. Kasi any iota, Ayota, partner. Uh-huh. Ayota. So, ano ang ibig, anong Tagalog ng ayota? Kapranggot siguro yun. Parang mali, katiting. Parang ano, kahit may katiting na pagdududa, pabor yan sa akusado. At ito ngayon nangyari dyan, partner. Kasi hindi pala na, parang hindi pala hindi napatunayan na ng 100% kasi nag-negative yung mama sa paraffin test. Oh. Pero syempre hindi naman inconclusive naman yung paraffin test, 'di ba? At napanood ko 'yan sa Netflix. Na? Hindi na ginagamit as evidence. Sa ibang bansa. Kasi parang hindi talaga siyang reliable. Oo. Ewan ko ba ang nangyari diyan. Anyway, usapin muna natin si Ma'am Lori De La Cruz dahil sa isang malamig na Wednesday morning at 6:16. Ma'am Lori, good morning. Good morning. Yes po, good morning Sir Alvin at Ma'am Doris. Tama po kayo, malamig pa rin ang panahon na mararanasan special sa madaling araw. At sa pagdating naman ng gabi, dahil yung amihan, malakas pa rin ho ngayon at nakakaapekto sa buong Luzon at maging sa Kabisayaan. At katunayan, nagdudulot ito ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pagulan sa Cagayan Valley at Aurora. Samantalang isolated lightnings naman ang pwede nitong maging epekto sa Metro Manila, sa buong Kabisayaan at sa titirang bahagi pa ng Luzon. Samantala, may mga pag-ulan din na inaasahan sa Caraga at Davao Region. So, continuous yung mga kaulapan natin doon dahil sa trough ng isang LPA na nasa labas ng ating area of responsibility. Pero itong trough na ito ay mababa naman chance ang pumasok pa ito ng PAR. Kaya nga lang, yung kanyang buntot ay yun nga po nakaka-apekto siya sa eastern portion ng Mindanao. The rest of Mindanao, generally fair weather apart from localized thunderstorms. At ngayon, wala naman din tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybayin dagat. Konting ingat lamang po sa ating mga mandaragat, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil may mga portions ng seabirds nating maalon pa rin naman dahil nga sa malakas na bugso ngayon ng amihan. So yan muna, Sir. Ma'am Lori, hanggang kailan po ito? Kasi sabi nag-wear na kami ng mga jacket at sweater nilabas namin, Ma'am Lori, ha. Sasamantalahin natin dahil maya-maya wala na, gone with the wind na yung amihan. So mga anong ilang araw itatagal nito? Most likely hanggang weekend dito, Sir, tapos konting ano lang break lang siya, monsoon break, tapos may another surge tayo hanggang next week. So possibly hanggang next week pa rin naman may magpaparamdam pa rin ang hanging amihan. Wow, ay, next week March na ha? Kaya nga, dati-rati ang pinakamalimig na nararanasan January, Feb. Ngayon, Marso na. Hindi, Feb pa lang naman. Hindi nga, 20... pero sabi niya hanggang next week eh. 28. Ibig sabihin, wala pa tayong tag-init hanggang next week. Yes po, that's possible, Sir. So pwede ko nang tanggalin muna yung mga naptalina sa tokador ko. Nilagyan ko na naptalina yung mga sweater ko. Kasi itatago na natin, Ma'am Lori, at yung ating mga makakapal. Pero huwag muna. Dahil mukhang may palugit pang isang linggo si amihan. Ano po? Up until next week, Sir. Yes po, possible pa rin. Tapos, after noon, wala na. Pagkatapos po nun, posibleng talagang tuloy-tuloy na yung transition. Kumbaga, pwedeng magparamdam pa rin si amihan doon sa Northern Luzon na nga lang. Kung pwede lang sanang ano, no? Huwag mo paalisin, Ma'am Lori. Ipunin, di ba? Actually, Sir, Gapos mo nga yan. Ha? Gapos. Ilagay sa bote, di ba? Kagaya kagabi, napakahangin. Ang lamig. O sarap-sarap, Ma'am Lori. Mamimiss natin to, Ma'am Lori. Ano? Definitely, Sir. Kami din po. Lalo diba? Lalo na may epekto tayo ni El Nino ngayon. So yung tag-init natin medyo extra init. Pero di ba, Ma'am Lori, at least ilalabas mo naman yung mga two-piece mo dyan, di ba?
yun lang. Chicken ito ha, ma'am. Thank you, Ma'am Lori. Good morning po sa inyo dyan sa Pag-asa. Thank you, ma'am. Mabuhay kayo. Ang una daw na magtutupis partner si Omet. Okay lang sa'yo. Hindi. Hindi okay sa akin. Beth, good morning! Nag-iisla kita. Labo na, tunog na yan, ha? Oh, no, ito na naman, no? Christian Yosores, unang-una, ito na naman tayo. Akala ko ano ngayon report ni Christian, may sunog ata sa inyo partner, ha? Parang nga, kagabi. Alam mo, San Isidro? Oo, sa barangay San Isidro ba doon? Malapit sa amin din. Sukat. UPS 5. Ang dami na ba? Apektadong pamilya. Ang laki. Grabe, sunog. Nasa BF na kami, ha? Akita ba sa inyo? Tsaka naririnig namin yung bumbero. Lumabas kami ni Eden kagabi. Naaamoy namin. Amoy sunog. Ang dami. Katakot na sunog. Gabi pa naman nangyari. Pero hindi daw yan yung report ni Christian Parnan. Ibang report niya. Kala ko pa naman sunog na. Kaya push yata ito eh. No? Ano ang, yung push? Marijuana, di ba? Bakit eh? Ba't ibang tawag, Christian? Paliwanag mo nga. Abot sa mahigit 63 kilo ng hinihinalang pinatuyong taho ng marijuana o kush ang nasa batang ng otoridad sa Manila International Container Port sa pisa ng Joint Operation ng PIDEA, Bureau of Customs at Regional Maritime Unit NCR. Binuksan ang ilang balikbayan boxes na nakapwesto sa Container Freight Station 3 ng MICP. Dito tumambad ang tinatayang 126 na sheet sealed transparent plastic bag kung saan nakasalid ang mga kontrabando na tinatayang nagkakahalaga ng 76 million pesos. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang lima pang balikbayan boxes sa lugar para sa investigasyon. Walang ibinigay na detalye ang PIDEA kung saang bansa galing ang mga kahon, pero inaalam na nila ang pagkakakilanlan na nagpadala. Gayun din ang Konstantin na maharap sa kasong paglabag sa importation of dangerous drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Christian Yosores para sa Teleradio Serviso. Yung kush, basan galing? Hindi ako sisikarado. Hindi, dito yun yung report mo. Saan galing yung kush na yan? Walang binanggit, Alvin, ang PIDEA kung saan bansa nang galing itong mga balikbayan boxes na ito. Pero meron na silang hawak na detalye nung consignee, pati nung nagpadala at biniverify nila ito para mahuli at maaresto. Ah, ganun pala. Anong epekto sa, anong trip mo dyan pag tumira ka ng kush, Christian? Hindi ko alam, di ba ako nakakagamit. Akala ko sasagot pa rin pag sumagot na ganito, alam na this. Pero pagka sumagot naman si Christian na ganito ang epekto niyan, ang lusot mo doon, kasi talaga tayong professional na journalist. Nating malaman. May lusot pa rin. May lusot pa rin. Kung bakit siya gumamit ng kush. Sabi naman ni Kabayan, yeah, man! Easy. Yung kush, di ba sabi mo, marijuana yung kush, ano? So tayo, pwede rin tayong gumawa ng kush kasi may marijuana din dito sa Pilipinas. Mm-hmm. O pag sinabing kush, imported yan? Hindi ako sigurado lang, Alvin, sa kung ano yung mga klasifikasyon kasi itong mga kontrabandong ito. Pero clean living talaga siya. Pero alam ko kasi, parang uri siya nung marijuana. Nung taho ng marijuana. Sabihan mo, mag-suggest ka sa PIDEA. High grade. High grade. Oo, high grade. Pero mag-suggest ka sa PIDEA na magkaroon sila ng information drive tungkol dyan. Malaman ng mga tao, itong kush, kahit ang sa journalist tekto. Lang, kasi baka pag ibang tao, partner, alam mo na, mahirap na. Yung mga journalist lang na nagko-cover na ganito yan. Bigyan lang ng impormasyon. Huwag ipagamit. Utang na loob. Tapos may trial pala sa doon. Thank you, Christian. Salamat. Christian Yosores. Thank you. Next partner, next. Ito naman, sabo na naman sa Las Piñas o Nico Bagsik. Isang lalaking kinilala bilang alias Reynaldo, 25 anyos, sa bisa ng isang search warrant matapos ang isang drug buy bust sa barangay Talon 5 sa Las Piñas City. 6 plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na nasa 18 gramo ang na-recover ng pulisya sa operasyon. Tinatayang nagkakahalaga ang nasamsam na illegal na droga ng mahigit 122,000 pesos. Kumpiskado din ang 2 coin purse at 1 cellphone mula sa suspect. Nasa kustodiya na ng Las Piñas Police Station si alias Reynaldo at nakaharap na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nico Bagsik, Teleradio Serviso. Thank you, Nico! Nico Bagsik!
6. Thank you salamat po sa ating mga teleporters for today. Teleporters. Bago natin pa na interviewin yung alkalde ng bayan ng San Miguel. Kita mo, mas may malapit iba pala na sa ito atin na hindi na yung kahapon ano yung report natin. Eh, malayo yun. Mindoro yun. Mindoro. Eh. Ito, mas malapit-lapit sa atin, partner. Malapit-lapit sa Nueva Ecija. Oh. Ang San Miguel, Bulacan. Magbabalik po ang Gising Pilipinas! Gising Pilipinas na! Tuloy-tuloy ang aksyon, kilig, balitaan, tawanan, kantahan, at masayang kwentuhan. Dahil sky is the limit sa ating tuloy-tuloy na masayang samahan. Tuloy-tuloy ang panonood ng magagandang kwento sa tuloy-tuloy na serbisyo ng ating Sky Cable. Make sure you are subscribed to Sky Cable to enjoy watching Kapamilya Channel, Cinemo, Metro, Mix, Jeepney TV, Teleradio Servicio, ANC, Cinema One, and more. Sa ating Sky Cable, tuloy-tuloy ang ating pagsasama-sama araw-araw, kapamilya! Saan ang punta natin? Doon po sa pwede tayong magbantay, magbalita, at magservisyo sa kapwa. Teleradio Servicio, ang puntahan ng bayan. Pulsuhan ang reaksyon ng bayan. Nako, isa pa sa hindi matapos-tapos na usapin, matatalakay natin yan. Sa mga issue at impormasyong nakaapekto sa bawat Pilipino. Eh baka ang ma-ipromote natin yung controversial na Pilipinas sa halip na tayo dagsain ng turista, hindi tayo puntahan. Dito sa Pintig ng Bayan. Kasama sina Johnson Manaba at Joyce Balancho. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa Teleradio Servicio at Radio 630. Gising Pilipinas na! Si Mayor Bainandia na, alamin po natin ha, kasi partner, tutukan natin ito. Kasi ayoko yung, uy, Nuriel ang aga mo ha, Nuriel Aragon, magandang umaga sa'yo ha. Partner, tulungan natin yung ating mga probinsya at mga syudad o munisipyo na apektado. Kasi ayoko nung mapako yung mga pangako ha. I-follow up natin ulit, Camille, yung mga pinangakong tulong ng gobyerno, nakarating ba? Uh-huh. Diba? May pinangakuan sila dun sa anong una natin in-interview ng bayan yun. Look ba yun? Look. Look. Sabi, padadalhan daw, di ba? Agad-agad. O, tapos kahapon naman, sabi, pupunta yung DA. O, may... I think pumunta naman. Ay, hindi, ayoko nang pumunta lang. Yung ang gusto ko tulong. Ah, walang, hindi ko rin ang sigurado. Bulalakaw. Bulalakaw. Doon sa Look, ang kailangan bigas, di ba? Sabi. Ewan ko kung nadala na nila. Eh kasi immediate po yung pangangailangan ng ating mga kababayan. At saka may budget po yan eh. Huwag po tayong pumayag na ipa-PR-PR lang po tayo, photo-op lang po tayo, na walang makukuhang tulong yung ating mga kababayan. Kasi kung magmayabang tayo, wagas. Ayan. Ang tanong, nakarating ba ang tulong sa dapat tulungan? Ito pa na hindi biro ha, yung tagtuyot. Sobra. Kuy-kuy farmer. Oo. Oh my goodness, iiyak ka. Sobrang iyak mo dahil parang malulugmok ka na ikaw nga yung nagpo-produce eh. Ikaw yung wala ka na rin makakain. Ano ba yun? Tama ba naman yun? Tama. Ang dami yung EBAS. Oh. Gawin nyo na lang ang dapat gawin. Dalhin nyo ang tulong doon. Nang sa ganun ay hindi naman tayo dumating. Na, sabi nga ni Kabayan kagabi, di ba? Idalhin na agad yung tulong. Baka patay na. Yun na nga yun. Sa susunod na
drought na tandem naman. Tayo ni Kabayan. Oo. Alam ko na gising niyan partner ngayon eh. Pareho tayong total magkasunod yung programa natin mag-follow up kung talagang binibigay ang tulong po sa nangangailangan. Si Kabayan kaya gising na partner. Feeling ay, ko kanina na, pa yan. Feeling ko nag-aerobics eh. Tai Chi. Nag-iiro. Kabayan, makita mo, sumali dun sa Zumba, oh. Sa parking lang, may Zumba session pwede, pala. Doon si Kabayan. Kasi magaling sumayaw, eh. Eh, nung sumayaw nakita yung mo Koreano? Oh, sumayaw din siya. Koreano nga ba yun? O Pilipino? Hindi, Pilipino yun. Akala ko Koreano. Mukha lang Koreano, pero Pilipino yun. Magaling. Oh. Si Henry Umaga Diaz, ang pakatigas ng katawan. Parang bato. Lalo lang ako nandun ako. Hindi ako satayaw pa. Sabi ko nga, si Alvin ang talaga hindi nyo magpapasayaw. Magandang umaga sa iyo, Dr. Mario Festin. Magandang umaga din kay RS Kennedy Partner. Hello from UK. And Teletubbies, Jumpforms naman kayo ngayon. Looking in sinasamantala namin RS. Hindi kami Jumpforms, malamig pa. Malamig, kasi kakaunti na lang ang araw ng lamig eh. Pagkatapos nito, ano na ito, itatago na sa tokador with naptalina. Lalagyan na ng naptalina yan. Basa ka dyan. Louis Basco, happy Wednesday. 5 a.m. pa lang, gising na po ako. At ang almusal for today, pritong galunggong at pandesal. Yung galunggong, pinapalaman mo sa pandesal? Parang hindi akma. No, may mga ulam na parang hindi akma sa pandesal. Tama rin daman si Louie kasi ganyan din ginagawa ko. Meron akong sangag. Galunggong? Hindi, meron akong sangag at ulam, di ba? Pag malagay mo na galunggong, ang dessert ko, pandesal. Ah. Isasausaw ko na yun sa kape. Mas masarap yung pandesal at iklog. Sarap. Ng tostadong iklog, ano? Oh. O di kaya yung pandesal at cheese. Sarap din. So, ano, hot pandesal with butter. Oh, pero iniiwas akong butter. Sabi ng doktor, kasi mahilig ko sa butter. Oo nga. Out! Pwede. Masama yung partner. Ay, ang sarap nun. Masarap yung butter. Isaw-saw mo pa sa kape. Siguro pa minsan-minsan. Pabalikan ko ngayon. Lahat ng butter sa ref, tinanggal ko pa na, tinapong ko. Pikit mata. Akin na. Sayang naman. Kasi matindi yung kolesterol. Pano, di ba? Butter, kolesterol. Puro nuknukan po ng sarap eh. Sarap. O di kaya pwede din po ang ipalaman ninyo sa pandesal ay yung potted meat. Yan. Sarap din. Huwag na nating sabihin yung brand. Narino ba ito? Reno. Ay! Cortez ba ito? Alam mo, kahit ano pa yung ibang mga gano'n na potted meat, yung liver spread na ganyan, Reno pa rin talaga. At isa pa masarap na ano hamon. Diyos ko favorite po. Favorite ko yan. Masarap. Teka muna, habang inaantay po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sino na naman tong ano? Kayo kamo maraming cause of delay si Mero Marate Samsung. Lagi po kami nakikinig ang Malen Rumarate from Lopez Quezon. Oh. The two of you always makes my morning lighter and happier. Ay, partner Quezon. Part yan ng Calabar Zone. Okay. Oy, nais ko, bago ko makalimutan, magpapasalamat lamang ako kay Senator Bongo at kanyang mga bataan sa pangunguna ni Attorney Dea Lim. Maraming salamat po, Senator Go. Bakit ka mo? Binigyan ako ng Eiffel. A is for Eiffel. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, nakain ko kagabi kasi hindi ko alam hindi ako makakain, di ba? Kali kay Eva ba ito? Si, oo. Ang nag-deliver si Adan. Nakala ko yung axe. Magandang umaga. Senator Ronald Bato. Yan. De la Rosa, ang chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Magandang umaga, Senator. Good morning, sir. Good morning, Doris at Alvin at sa ating mga nakasubaybay. Good morning po. Mukhang nahingal po kayo. Ah. Nagja-jogging po ba? Galing na Zumba. O bakit ba? Ay, magaling naman yung bewang ni Bato. Ma, partner, ano yan? Magaling, sumayaw. Oo. Medyo graceful. Graceful ka bang sumayaw, Senator Bato? Eh, membro ako ng dance troupe nung ako yung nasa college pa eh. Partner, dance troupe ha? Dance troupe tayo dance talaga troupe. Ito. Anong sinasayaw mo nung kapanahunan mo, Senator Bato? Tinikling. mga kwan, yung mga cultural dances. Sabi ko na eh. Oh. So anong binabanatan mong tono? Anong mga sayaw? Kanta, oo.
lahat, pero pwede. Kung mga warrior dance, mga warrior dance ng Muslim. Ah, warrior pwede. Dance. Parang haka, parang alam mo yung haka dance ng New Zealand. Correct, correct. O, parang ganun. Ganun. O, bagay na, parang bagay si Senator Bato doon. Bagay si Senator doon. Tapos, de, kaya nga, ano pa? Tawag namin doon, Katsagayan. Katsagayan. Okay. Okay. Oh, yung naka, ano lang, di ba, nakabahag. Nakabahag nakahubad, lang. Senator Bato. Yes, nakabahag at may headdress na mabigat. Oo, oh, kita ba? Alam ko, partner, ha? Imagine ninyo si Senator Bato. May buhok pa siya. May buhok ka pa noon, Sen. May buhok pa. Makapal pa yung buhok. Makapal pa ang buhok. Pero tamang-tama, ganyan talaga ang mga sayaw na binabanatan ni Senator Bato. Kasi hindi ko siya ma-imagine na nagsusumba. Parang hindi bagay. Sen, oh, seryoso tayo, Sen. Inisnab kayo, Susumar Joseph, na may hindi sumipot yung dalawang major karakter mo sa Senate investigation mo, ha? Oh, pero baka next year yung magdating ngayon dahil ikaw natin yun, sampi na natin at kapag hindi magsipot pa rin, isa't yung kontip na natin at maisyo ng warrant of arrest ng Senado, wala sila pabuntahan. Ay, hindi ho ba valid yung kanyang... Hindi ba valid ang kanyang dahilan? Sabi niya, misis pala niya, 8 months na... Bumubula nga bibig ni Bato nung sinabi niya. O, hindi ipaliwanag niya. Bakit walang basihan yun? Oh, kasi yun sa ordinaryong tayo, alagaan ko yung misis ko. 8 months. Ba't hindi ka tanggap-tanggap, Senator? Hindi naman siya ang buntis. Ang misis naman niya ang buntis. Hindi naman siya. Bakit hindi siya makarating? Kasi kung ang rason niya, buntis at bantay. Alam mo, Alvin, yung mga rason na ganyan sa polis, hindi yung katanggap-tanggap. Ang sinabi ko nga kahapon, ako nga. Hello? Sige po, sige po, nakikinig kami. Ako nga, nanganak yung misis ko, yung tatlong anak ko, pinanganak yan ng asawa ko na wala ako sa gilira ng misis ko. Sa bundok ako, nagkipag-away sa mga NPA, nagkipag-gira sa mga NPA. Asia, buntis pa lang, hindi pa nanganak, hindi na siya makasiputa diyan, dito lang sa Senado para sa hearing. Opo. Hindi ko matanggap yung rason na yun. Pati yung isa, yung sabi naman ng isa, wala siyang card. Wala, at saka may sakit yung lawyer. Yung may sakit ang lawyer, normal na ano yan, na palusot. Pero yung sabi niya, hindi raw niya makita yung kanyang vaccination card. Sabi ko, kung wala siya vaccination card, magsabi lang siya sa committee at tulungan na makapasok dito kahit walang vaccination card. Hindi naman natin kini-require yan ngayon. At saka yung lawyer niya na kung may sakit yung lawyer niya, takot siya na walang mag-assist sa kanya, walang magbigay ng legal advice. Marami naman tayong available na lawyer dito sa Senado para magbigay ng advice sa kanya. But anyway, so nalabas na po yung subpoena. Nalabas na. Kahapon ko pinapalabas, so kwan yun, isi-serve na yun sa kanila. Hanapin na yung location nila. Opo. Ang konteksto nito, partner, para doon sa mga nakikinig sa atin, yung kaso ng beauty queen si na nawawala hanggang ngayon, Oktubre pa nawala, hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Pero ang tanong po, bakit po ang Senado ang nag-iimbestiga? Bakit hindi tayo sa korte na lang dumiretso? Ayun, meron ng ongoing na kaso yan, no? Naka-file sa korte. Pero ang purpose ni Senator Dolpo noon, kaya siya nag-file ng resolution. Ako naman, since na-refer yan sa aking committee, all I have to do is to conduct the investigation or the inquiry. Okay. Pero bakit nag-file si Senator Dolpo ng resolution doon? It's dahil nga, in aid of legislation, titingnan natin kung anong mga pulisya nang nagugovern sa PNP para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Mm-hmm. So, yung inyong... Kasi, hindi lang naman tatlo, hindi lang naman yung kay Camilon case, missing beauty queen ang imbestiga natin kahapon. Tatlong kaso yun na pang-aabuso ng pulis. Isa lang yun. Tatlong kaso yun. Buti pinaliwanag ninyo. Baka akala kasi, kagaya nung sabi ni Doris, baka akala yun lang yung focus. Oh. Hindi po. Tatlong kaso po yun. At ang pinaka-goal ay madiscuss natin paano natin maiwasan yung pang-aabuso ng mga pulis. Correct. Ganon, Senator? Oo. Yung kagaya nung isang kaso.
Ay, ano ba naman, naputol naman. Patawagan mo nga ulit. May itatanong ko pa anong reaksyon ni Senator tungkol dito sa pagkapapalaya na sa mga pulis. Pulis din ito, partner, yung kay Jim Boy. Yung isa. Mistaken identity, tapos parang niya kita ko nga yung nanay, hindi siyempre, hindi niya matanggap. Din, hindi mo matanggap yun. Kaanak mo yun, kadugo mo yun. Kaya, Ang nangyari pala, partner, murder pala yun, tapos, na downgrade sa homicide. Kaya naging 4 na taon na lang. Uh-huh. At yung iba naman, parang hindi napatunayan talagang involved. Kaya ang decision, 4 months ba? Na na-serve. 4 years, 4 to 6. Hindi, yung mayor yun. Uh-oh. Pero may ibang pa pulis na 4 months lang na, siyempre, tagal na nila sa kulungan, parang time illegal. Served. Illegal discharge of firearms lang. Ayun, tama. Yun? Illegal discharge of firearms lang naging kaso. Pero, ang ugat ng usapin dyan, pang-aabuso din ng pulis. Correct. Hindi ho ba? Yung bottom line na issue dyan. Mm-hmm. Alamin din natin kay Senator Bato, anong reaksyon niya doon na, kita mo, baka sabihin ng mga pulis, hindi, okay lang yan. 4 months lang naman tayo makukulong. Diba? How na. To get away with murder, no? Senator, you were saying, naputol po kayo. Yun nga, yung kagaya nung dalawa pang kaso no na inimbestigahan natin ay nakikita natin doon yung mga pang-aabuso na ginawa nung pulis at natingnan natin kung ano yung mga napayulit nila at ano yung dapat i-adjust doon sa mga sa training ng pulis. Nakita natin na medyo kulang sila talaga sa tutok doon sa training nila sa police operational procedure. Po. Yung use of force na diretso baril kaya nagagamitin. Diba, meron tayong concept ng force continuum. Kung pinaka last option na yung paggamit ng baril, pero sa nangyaring insidente ay baril kagad ang ginamit. At nung binaril yung hinahabol niya ng nakamotor, ang tinamaan tuloy yung kapatid na yun na hindi, nga. Yun nga. So yun ang purpose natin sa kwan, investigation. Pero, Sen, di po ba sa inyong mga pulis, kayo naging chief of police, di po ba ang, kumbaga, ang nananaig na batas o regulasyon, SOP ninyo, kapag may pursuit operations, lalo na nga merong kayong grupo na naghahabol dun sa suspected criminal, ang aim ninyo ay to maim ba ang tawag doon? Depende siguro sa kaso. Pero hindi to kill agad-agad. Kasi kung armed and dangerous yun, hindi maim lang siguro. I don't know. Senator, ikaw sumagot po. Paano po ba ang SOP? Hindi. Kahit na yung maim is a higher level of action ng force continuum. Kundi, una talaga is to arrest the person. Opo. At kung ito'y pleaing no, subisibat, by all means, habulin mo talaga. Huwag mong barilin. Huwag mong barilin. Habulin mo talaga at nahulihin mo. Kung ito'y nakipagbarilan sa'yo, wala kang magawa kundi you have to defend yourself. Yung pag-defend mo sa sarili mo naman is hindi yung diretso mong patayin kaagad siya. Mm-hmm. You have the option. Kailangan i-meme mo lang muna yung mga non-lethal parts ng body ang barilin mo. Kung pwede, non-lethal parts ng body ang barilin mo, huwag yung patayin mo kagad. Correct. Speaking of police, Senator, narinig nyo na po yung desisyon, nahatulan na po yung mga police doon sa kaso ni Jim Boy Baltazar. Mm. Ano po? Sana votas. Anong reaction nyo po doon? Kasi nagagalit po yung pamilya. 4 years lang yung naging homicide. Yung sino nagagalit ang pamilya ng ni Jim Boy, kasi para sa kanila murder dapat yun, ay nauwi sa homicide. Tapos yung ibang pulis, napakawalan dahil ang naging kaso lang illegal discharge of firearms. Yun nga, kasi unfair naman doon sa pulis na kasama sa operasyon na talagang walang intensyon na pumatay ng tao, nandoon sila sa area. Noong nagkaputok ka na, pumutok na lang rin sila. Kahit na hindi sila tumama doon sa suspect, no? Basta nagpaputok sa tubig, gano'n. Parang nagwa-warning, gano'n. So, yun naman ay siguro, isa yun ang dahilan, no? Alam naman natin yung mga judges. Kaya pinag-aralan man lang gusto yung kaso. So, sa palagay nyo, tama yung desisyon? Mm-hmm.
So yung decision na kinunbik sila for homicide, no, hindi murder? Correct. Ba, oh, homicide, hindi murder. Kasi nga, may operation sila, mistaken identity yun. So, ibig sabihin, hindi premeditated, hindi talaga plano na patayin yung tao na yon, yung si Jim Boy. Correct. Oh, bali, na, yun nga, wrong, mistaken identity. Pero ano ko? Pero ganun na lang ba yun? Oh, anong may relief? Namatay. Anong relief para sa pamilya nung namatay, Senator? Yung ano bang, Juan, hindi ko nabasa ang disposition ng kaso. Hindi ko nabasa ang disposition ng kaso. Pero para sa akin na yun ay na-convicto yung mga suspect is para sa akin na at least na-deliver ang hustisya. Okay. Kasi, diiwanan muna natin yan dahil yan naman hindi mo pala nababasa pa. Ano po? Mm. Anong bago sa chacha dyan sa Senado? Senator ba to? Ongoing pa yung hearing na ginagawa ng subcommittee ni Senator Angara. Oh. Yun, major change in our... Ala. Mabilisan kagad, no? Pag-aralan ng gusto. Bilisan ng gusto. So, ongoing pa yun. Ongoing. Napuputol, Senator. Hello. Yan. Ay, paano yan yung taga-kamara, yung mga congressman, tatapusin daw nila bago mag-Holy Week yung sa kanila eh. Mm. Eh, paano sa inyo? Wala, hindi naman tayo, walang diktahan sa trabaho. Kanya-kanya magkaya tayong takbo ng ating house. So, hindi naman kailangan the other house will dictate the other house. We respect yung aming pagiging separate na kwan, separation namin. So, kayaan natin sila. If ganun kabilis yung magawa nila din kami, titingnan natin. Matakbo naman, hindi naman namin yan na hinahatang, hindi naman tinutulugan, kundi niyaaral lang gusto. Dahil nga, ito'y charter change. Hindi ito basta-basta lang na batas. Hindi lang ito basta-basta na panukala na madali kagad na papalusutin. Mm. Ito, pinag-aralan ng gusto. Pero ikaw ba may decision ka na ba? Anong position mo? Ikaw ba'y pabor na amyendahan yung economic provision ng saligang batas? O gusto mo pang marinig ang iba't iba pang eksperto? Hindi pa sapat yung hearings na ginagawa dyan? Alam mo naman na yung stand ko noon pa. Last Congress, nag-file ako ng resolution for economic chatsa, di ba? Mm-hmm. Kami ni Senator Tolentino. Pero yung ngayon, pag-aralan nga lang gusto, pakinggan natin lahat ng mga signs para maganda ang kalabasan ng batas. Okay. Oh, ay, meron lang ako pahabol. Anong pahabol mo? Alam ko kasi close sila ni Robin Hood eh. Oh. Napagsabihan niyo po ba yung bata? Bata tuloy. Napagsabihan niyo po ba si Robin Hood tungkol doon sa nangyaring alingasingas? Huwag magluta. Oo, huwag magpagluta doon sa Senado. Lalo pa, at pinakita na nga po sa publiko yung bagong opisina ng Senado. Nakita mo ba, partner? Ang ganda ba? Apakaganda. Kaya alam, may mga pansin ng mga tao na sana ay huwag naman gawing gluta drip center ang bagong Senate office. Na kayo po ba yung nagkausap na niya, Senator Robin? Ay, hindi pa namin napag-usapan yung tungkol sa pan yung sinasabi mo, gluta. Hindi pa namin napag-usapan. Opo. Kasi ang sinasabi dapat may tamang decorum, tamang pagrespeto sa napakataas. Inagsuri naman na. Ayaw mo na inagsuri na eh. Yun nga sabi niya kahapon, nag-apologize na. Tama na. Huwag na niya yung gawing politika. Pero ang ano ko lang, bilang mas nakakatanda, hindi lamang sa edad. Parang dinidiin mo yung nakatatanda. Hindi. Kaya nga sinabi ko, hindi lang sa edad, kundi sa trabaho sa Senado, mas matagal na si Senator Bato. Kaya ang tanong ko, hindi lang si Robin ang pagsasabihan o i-call out tungkol dun sa kanilang mga inaasta dyan sa Senado. Well, maraming beses kami nag-uusap. Maraming beses ako nagbigay sa kanya rin ng mga idea kung paano tumatakbo yung mga kalakaran dyan sa Senado. At nakikinig naman siya.
nakikinig naman si Senator Robin Orpatilla. Ayun, oo. Nakikinig naman siya. Pero yung particular, yung tungkol siya sa gluta, hindi namin na pag-usapan. Okay, sige. Okay. Sige, Senator, thank you ha. Sen, maraming salamat ha. Patuloy nyo na salamat po yung Zumba. Thank you. Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you po. Ang chairman po ng Senate salamat. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Magandang umaga sa iyo. Kiko Pajares, always watching every day. Habang pauwi ng Cavite, galing biyahe. Wow. Pauwi na agad. Graveyard. Oh, baka call center. Oo. Mabuhay yung mga nasa graveyard shift. Mabuhay kayong lahat. Si Nomer Barikante part graveyard ito, din. Hindi, sabi niya, oh, dito sa place namin, UPS 5, yung sunog last night. Ay, malaking sunog po, umabot po yata ng fourth alarm. Dami po binalitang sunog yesterday sa iba't ibang lugar. Oh. Ingat po tayong lahat, Fire Prevention Month is coming. Oh. Wala pang Fire Prevention Month. Sana hindi natupok ang bahay mo, Nomer. At saka partner, painit ng painit eh. Yung, kaya nga. Yung panahon. Lagi po ninyong i-check ha, yung mga saksakan ninyo. Huwag naman po kayong saksakan ng pabaya. Oh. Yun ang talagang praning ako yan, pati yung sa mga kalan ninyo. O di tayo pala, hindi pala yung panahon ang may kasalanan. Tayo. Tayo rin. Tayo. Oo, tayo rin. Kasi unang-una niyan, yung mga building o yung mga istruktura na tinayo, yung mga nagtayo niyan, cutting corners, kaya yung mga dapat na safety measures, hindi nila ganawa. So ikaw na naandyan ngayon sa bahay o istruktura na yan, bahala kang isalba ang buhay mo. Paano yan po gagawin? Sa pag-iingat po nating lahat, unang-una po, ang pag nasira ating... yan, ibabawas yan sa sweldo mo, ha? Wala po akong sweldo. Pag nasira yung panel, ha? Huwag naman po. Oh. Nainis lang ako kasi ang daming nadadamay. Kaawa-awa yung mga taong nasusunugan. Sinabi nga, di ba, masunugan, ano? Manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Yan. Mm. Oh, tama-tama, dahil binabati natin, partner, si Migs Bustos. Oh. Nakamonitor sa atin. Migs! Good morning, Migs! Bakit happy? Si Migs? Kasi mainit na. It's hot. Migs is hot. Palagi yan pa yung nakamaaga. Ano sila, early riser sila mag-asawa. Ah, talaga ba? Siguro nag-i-exercise yung dalawa, ha? Mm-hmm. Happy birthday, Jun Golingay. Happy birthday. Ganun din si Edgar Alan Nepomuceno. Mga birthday celebrators natin, partner. Meron ko ba? Si Bev H, magandang gising. 4 years imprisonment lang ba ang worth ng buhay ng bata? Attendance check po. Happy hump day. Yun nga po, so, ang hinanakit ng nanay. Oo. Oh, para sa ating mga laymen, ganun ang isipin mo. Ganun na lang ba yun? Oo. Kaya nga, how to get away with murder. Well, hindi na raw nga murder yun. Sabi ni Bato, hindi premeditated kasi. Kasi nga, may pursuit eh. So, hindi nila plinano na patayin. Ganyan. Masabi? Oh, mistaken identity. Mistaken identity. Ay, tama-tama, kausapin natin, partner, ang abogado ng pamilya Baltazar, si Attorney Anshaline Bacudio. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning, lawyer ng pamilya, no? Mm-hmm. Good morning. Good morning po, Ma'am Doris, Sir Alvin. Good morning po. Ano ang next move ng pamilya Baltazar? Kasi syempre nakita na natin sa media, talagang dismayado. Dahil ganun-ganun na lang ba yun? Ano po? Yung iba, papakawalan na dahil na-serve na nila yung sintensya, hindi ho ba? Anong next move ng pamilya Baltazar? Sa totoo lang po ay na broken-hearted po talaga yung family, and this time given nakuha lang po namin yung desisyon kahapon ay inaaral pa po namin kung ano yung mga best remedies. But we are working with the DOJ and we plan to file an appeal sa OIG or Office of the Solicitor General. Pero ito po ay mahaba pang pag-aaral kung ano po yung manong dadalhin namin sa mas mataas na korte. Opo, so, pero habang naka-appeal ah, kung mag-a-appeal na kayo, laya sila, yung mga hindi naman nasintensya ng 4 to 6 years? Yes po. Actually, ito po yung most unfortunate at ito po yung dinidibdib ng pamilya. Kasi sa 6 po na kinasuhan for murder, isa lang po na convict for homicide. And yung the rest po, although convicted for illegal discharge of firearms, ay laya na rin po. Paano yun, attorney? Yung original na kinaso sa mga polis ay murder. Tapos sabi ni judge, hindi murder, homicide. Ganun ba nangyari? Yes po. Base po dun sa kanyang desisyon ay meron pong mga hindi na consider or naiilan po. I believe we have to respect the decision of the court, at kung meron po talaga kaming mga legal remedies or grievances as to it, we have to just appeal it to the higher court. Do you agree with the decision of the court, attorney?
to be honest po, yung pamilya ay talagang nasaktan. Hindi po ito yung na-imagine nila na hustisya na gusto nilang ma-attain. Kaya masakit po para sa kanila. Although we do not agree dun sa decision ng korte, we have to respect it. Ah, okay. So ano bang sa palagay mo? Tama naman yun, baka magalit si judge. Ano? Sabi niya, pero karapatan mo rin na i-point out, ang sa palagay mo ay maling appreciation ng huwes. Correct. Ano yun, attorney? Yes po. Actually, ito po ay pinag-aaralan pa kasi hindi po siya ganun-ganun kadali na isang araw lang po after ng desisyon ay meron na po kaming mga suggestion. We really have to go back to the case file kasi na-present na po namin yung aming 13 witnesses together with the fiscal. Mm-hmm. Lahat po ito ay nandoon na. So we have to just go back to it. Ano ba yung nangyari? What are the new points that we could actually raise sa Court of Appeals? Kasi kailangan po nila ulit itong arahin at basahin at tignan if they will confirm the decision or they will revise it. Pero legally speaking ba, pwede ba yun? O di ba iiral yung tinatawag nilang double jeopardy? Kumbaga, nanalo na ako dito sa lower court. Ibig sabihin, laya na ako. Yes, meron po tayong tinatawag na barred by res judicata. Given na ito po ay napag-desisyonan na, nilitis, nag-present na lahat ng ebidensya. That's actually the biggest bar. Pero meron rin po itong mga exception. So ito po yung aming mga inaaral. So pwede pa pala. May exception pala siya. Ano yung exception dun? Depende po kung meron pong grave. Discussion, titignan po namin kung meron pong mga hindi po na-appreciate na facts o may mga karagdagang facts na hindi pa po nabibigay noon at pwede pong maibigay or kung sakali po meron pong mga additional. Depende po sa pag-aaral namin. Tama ba na hindi talaga 100% na napatunayan ng defense na ano to? Hindi napatunayan yung murder kasi magkaiba yung murder and homicide. Beyond reasonable doubt. Apo, magkaiba po kasi yun at pagdating po sa pagpo-prosecute ng mga ganitong kaso, I believe si Fiscal rin po ang magsasabi na it has to be proof beyond reasonable doubt. Kailangan po si prosecution has enough evidence to actually pakita na ito pong mga taong to without a doubt ay may mga kasalanan. But given po na we have limited time and then what happened during the investigation, iba-iba po eh. Parang yung pag-iimbestiga at that time, we couldn't say that it was 100% complete. But we really have to make sure of the time. We have to be timely in filing that. Otherwise, it will move forward even without those evidence. So saan tayo nagkamali, attorney? Ibig sabihin, sa mata ni na judge, hindi nyo kasi napatunayan po yung murder ni Huba. So saan tayo nagkamali na nauwi na lang siya ngayon sa homicide, which is a degree lower? Actually, nasa part po kami na inaaral po namin yan kasi nilabas po namin yung 13 witnesses and even personally kami na po ang kumuha ng mga CCTV or even pictures of the boat para lang maipasa. Opo. Yun pong kaisa-isang na-sintensyo na nahatulan ng 4 to 6 years. Siya po ba yung particular na bumarel? Yes po, ito rin po yung nakita nung ating mga witnesses na nakatutok nung that time na sila ay umangat sa bangka at nagpapaputok ng baril. Pero sabi nga ni Alvin, negative daw sa paraffin. Yung paraffin test po ba ay reliable pa ba at justified na gamitin sa mga ganitong klaseng kaso? Ang mahirap po sa paraffin test, ginamit po ito dun sa namatay mismo na bata, si Jemboy. Pero wala po, I believe, na paraffin test against sa police officers or yung mga akusado. Bakit ganun? Dapat yung akusado ang na-paraffin test, di ba? Yes po. Yan rin po yung aming mga tanong, actually. Kaya lang, syempre, that will create doubt. Correct. And any, sabi nga namin, any iota of doubt will be favorable to the accused. Tama. Yes. Tama po kayo. So anong gagawin natin ngayon? Anong para mapakalma yung pamilya? O in the meantime, hayaan na muna natin. Pag-aralan muna yung desisyon. Yung strategy ninyo, Opo, yes. Nasa part po kami na hindi naman po kami titigil sa pagtulong sa pamilya. Maninindigan po kami para sa mga pamilya na humahanap po ng hustisya. Opo. Okay. Kumbaga parang napakahirap or mailan. Niwala po bang danyos na makukuha yung pamilya nung biktima? Meron po. Actually, pinagbabayad po si Malivan kasi siya po yung na-convict ng 100,000 pesos. 100,000 pesos lang? Damages. Yes po.
Oh my. Pero oh. May kulong kasi, partner. Aside from that, tsaka homicide lang nga kasi. Binaba hindi kasi, ano, hindi murder. So ang bottom line is, hindi pa tapos ang laban, hindi pa susuko ang tuloy pamilya. Tuloy ang laban. Yes po, yes. Okay. Okay. Thank you, Attorney. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you rin po. Good luck sa inyo. Si Attorney Anshalin Bacudio, ang abogado po ng pamilya Baltazar. O yan ang problema. No? Pag, kung sa kapamilya nyo po nangyari yan, dapat maintindihan ninyo na may diferensya po yung murder at saka yung homicide. Yan. Bagamat parehong may namatay. Mm. Parehong, pag sinabi mo homicide, may namatay. May tigok. Pag sinabi mo murder, may namatay. May namatay. Oo. Mm. Ang tanong na lang ngayon, pinatay ba ng ano pa sa Tagalog yun? Pag deliberate, plano, premeditated, parang murder yon. Oo. Pero pag walang kaplano-plano, may namatay. May pero namatay. Hindi mo siya pinlano. Hindi mo sinadya. Tama ba? Hindi sinadya yung word. Parang hindi ka gumawa ng elaborate na plano para dyan ay mangyari. Hindi mo nga pinlano na papatayin ko to ha. Anyway. So mag-homicide na lang ako? Eh kung ikaw yung akusado, mas gugustuhin mo yung homicide, partner, kaysa sa... Pero ito, it boils down again sa klase ng pulis na meron tayo. Yan. Hindi ho ba? Babalik at babalik tayo doon, anong klaseng pulis meron ang Pilipinas? Kasi hindi po ubra eh, na mistaken identity, namatay po kasi yung bata eh. So, hindi mo pwedeng sasabihin sa nanay o sa kapamilya niyan, sorry po, nagkamali hindi po ubrang ganun. Anong magpipigil doon sa iba na makakapatay at tatago doon sa ano na, ay, mistaken identity lang po. Hindi ubra eh. Hindi ko po sinadya. Buhay yun eh. Oo. Buhay yun. Magandang umaga sa iyo, Mama Hayes 18. Laugh trip po yung kalamba ng Calabarzon. Akala din girls kalamba. Hindi. Ako noon pa akala ko kalamba nga. Ba't ano bang meron sa kalamba na kasali siya dun sa acronym? Puto. Yung capital ba ng Laguna, Kalamba? Or is it Santa Cruz? Hindi ko or alam. Or nasan yung Kapitolyo ng Laguna? Kalamba. Hindi kalamba, partner. Hindi ko alam. Ay, nga, no? Mukhang nga, no? Pero yung kalamba ba is... Ano? Kalamba Laguna. Kalamba Laguna. Oo. Eh, sabihan nyo nga kami, alam ko Santa Cruz eh. Santa Cruz. Uh-huh. Oo, sabi siya Santa Cruz eh. Okay. Tama ba, Camille? Santa Cruz yung capital. Papapalit lang yata yan ah. Lulusot pa, no? So, ang Kapitolyo ng Laguna nasa Santa Cruz, Camille? Okay. Sabi ko nga. Sabi ni Mariel Takaoka, Ohayo gozaimasu, 5 degrees sunny today. Replay ang pinapanood ko cause bumisit ang mga relatives ko dito sa Japan. Governor. Wala pa ako. LC Balyon, Twitter. Meron na isang papilyon na bigay sa'yo. LC Balyon, magandang umaga po mga Lodi. Happy hump day. Governor. Si Lida Giko, always present from Lida of Bagumbayan, Santa Cruz, Laguna. Oh, yan, itong... Chang Ami and ano daw? From Alvin and Doris till Chang Ami and Johnson. Ano daw ulit? Ibig sabihin, magmula umaga hanggang gabi, nakikinig siya sa atin. Okay. Mm-hmm. Sabi ni Cesar Abarish, good morning from Pandesal to Homicide. Ay buhay, malamig pa rin today. Oo nga, ay samantalahin mo, namnamin mo. Namnamin. Cesar, ang lamig dahil malapit nang mawala yan. Correct. Lawrence Baban Jr., dulo ng Laguna ay Santa Maria at ang unahan ay San Pedro. Listening on my way to work in BGC. Lawrence ulit. Ano ang daw? Dulo daw ng Laguna ay Santa Maria at ang unahan ay San Pedro. Hindi, depende kung saan ka manggagaling. Kasi nasabi niya na San Pedro, pag nanggaling ka sa Eslex. Eslex, oo. Tama, di ba? Pero kung nandito ka manggagaling sa Rizal, sa Halahala, hindi San Pedro. Hindi San Pedro. So, sinasabi mo na dulo at saka dulo, depende kung saan ka manggagaling. Kasi may mga boundaries siya. Papunta siya ng BGC. Oo. So, galing siya doon. Galing siya sa South. Oo. Papunta siya ng North. Pa-North. Pa-North. Jimmy Fred Encarnacion yan. Magandang umaga sa dalawang Richard Merck at Richard Ma.
Hello. Hello sa inyo mga Richard. Arcel Lazaro, magandang umaga rin sa iyo. Mula kay Raquel, happy Wednesday. Always listening, watching here in Bagumbayan. Raquel Bisco Flores. GMRU, mayamada. Lahat dapat nga death penalty yung mga pulis eh. Na nakapatay kay Jimbo. Diyos ko, pulor na ba yan? No, ay ko sa imas. Opo, from Osaka, Japan. Wala po tayo. Una, wala tayong death wala penalty. Pangalawa, depende po sa ikakaso. O pag murder, pwedeng todo-todo yung parusa. Pero pwede. Pag homicide, baba ba talaga yung parusa? Ganyan, 4 years. Gumanan. Lina Ho, siyempre, attendance, no, from Plaza del Bulacan. Yael Alexis, good morning, maulang umaga mula sa Quezon Province. Uy, maulan doon sa kanila. Si Maria Dulce Orate, good morning, happy hump day, isang tulog na lang, March na 2 pa. Excited ka naman masyado, Maria. Di ba 28 ngayon? 28. Matutulog ka mamaya, 1. The next day, 29. O matutulog ka ulit. 2. 2, o di 2, saka magmama, kasi may 29 ngayon eh. Gumanan. Left year tayo ngayon. Siya Jonathan Havilio, 4 p.m. in Saskatoon, Saskatchewan. Ooh, Saskatchewan. Saskatchewan, Canada. At 6 a.m. Manila, Philippines. Welcome to Gising Pilipinas with Alvin and Doris. Country, mga kapamilya. Thank you sa'yo. Happy, happy birthday, JC Mendoza. Governor. Andy Reyes ng, alam na natin. Malu, maraming salamat. Malu, thank you ah. Nagbati lang siya sa akin kahapon. May pinadala si Malu sa akin eh. Thank you, Malu. At saka wow, si Viveka. Viveka at lahat ng mga the bata sexy. Niyo. The sexy. Oh. Mas sexy pa sa akin? Oh, yes. Oh, mas ang alindog. Aha. 100%. 100%. Liz ito, ha? Alindogan yun. Alindogan ba yan? Kapanahonan kasi ni Malu yan. Yan ang ina-idolize ni Malu, partner. Oo, ganyan-ganyan daw alindogan. Ang katawan ni Malu noon eh. Sexy-sexy ni Malu. Pang Pepsi, ano mga ganyan. Paloma. Pepsi Paloma. Yan, yung mga soft drinks beauty. Sarsi. Yan. Emmanuel. Yan, si Malu Reyes. Coca. Nicolas. Yan ang mga soft drinks. Ang naalala ko, Kokak. Iba naman yun. Rachel Lubanco yun. Maganda umaga, Ann Bustamante, Calomarde, maginaw din po at ang lakas ng hangin, 4 degrees sa kinaroroonan ko. Sana all. Sana all. Oh. Ano? Ay, si Resty Perez, hindi ko na nababalitaan. Wala partner, mahina tayo dyan. Hindi na nagpaparamdam sa atin kaya si Boss Resty. Papa Resty, kamusta ka? At saka si GM Edmond Real. GM, good morning. GM. Muli po magandang gising Pilipinas mga kaservisyo. Narito ay kalawang bugso ng ating mga panggising na balita aminado. Si Transportation Secretary Jimmy Bautista na posibleng tumaas ang terminal fee sa NAIA bunsod ng pagsasapribado ng operasyon ng paliparan. Pero sinabi ni Bautista na dapat munang patunayan ng San Miguel Corporation na napaganda nito ang operasyon ng NAIA bago sila magtaas ng terminal fee. Ang San Miguel Corporation na nakakuha ng mahigit 170 billion pesos na kontrata para sa rehabilitasyon at pag-operate ng NAIA. Dadagdag pa ni Bautista na mas mababa ang terminal fee sa NAIA kumpara sa ibang paliparan sa Asia. Tandaan niyo po yun ha, sabi niya ha, kailangan may pagbabago muna, may maganda munang... Sinabi niya yan sa atin sa programa natin kahapon ng umaga. Ay nako, hindi raw nagtatago. Sa ibang bansa ang wanted na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na nasa bansa pa rin ang kanyang kliyente. Nag-iingat niya si Quiboloy dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Matatanda ang lumabas ang balitang pumuslit na umano pa-China si Quiboloy na wanted ng FBI sa patong-patong na mga kasong conspiracy, fraud, bulk cash smuggling at sex trafficking. Sinabi pa ni Topacio na kukonsultahin ng legal team si Quiboloy sa kanilang susunod na hakbang, pero wala pa anyang katiyakan kung dadalo ito sa hearing ng Senado. Muling hinamon ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros si Pastor Apollo Quiboloy na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Tiniyak ni Ontiveros na igagalang ang karapatan ni Quiboloy pero anya mas mataas sa batas ang nagpakilalang appointed son of God. May kapangyarihan anya ang Senate Committee na magpasabina at paharapin sa investigasyon ang sinumang testigo kahit konektado ito sa isang o ilang kilalang personalidad. Una nang binantaan ni Ontiveros si Quiboloy na ipapakontempt at ipapaaresto kapag hindi muling sumipot sa Senado.
Paano kaya kung kunin niyang abogado si Lord Jesus Christ? Meron ako napanood sa Netflix, The Devil on Trial. Oh. Yung krimen daw, hindi siya ang gumawa, kundi ang demonyo. So, paano mo lalabanan yun? Ito naman sabihin, ang abogado ko si Jesus. Paano? May sayad. May sayad yun. Nakakaranis din po ng signal interference o pagharang sa electronic capabilities at komunikasyon ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Nahihirapan ang Navy na magpadala ng mensahe sa mga barko sa laot dahil nagkakaproblema ang linya ng komunikasyon. Ano ito, partner? Gina Jam? Siguro. Gina Jam o totally wala, tinatanggal yung signal? May makilamay dyan. Pagpasok mo nga minsan sa Ilocos, pagpasok mo pala, Chinese. Niyoma, gumaganyan na. Inamin ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na ilang taon na itong nangyayari, lalo na kapag nagsasagawa ng resupply mission ang Navy. Hindi tinukoy ni Trinidad ang posibleng responsible sa signal interference at hindi niya ito nakaka-alarma. Eh kung may signal interference, bakit hindi nakaka-alarma? Eh malay ko, siya nagsabi niyan. Ako ba nagsabi niyan? Trinidad, magpaliwanag ka na. Samantala, higit, bakit pa natin binalita kung hindi naman pala nakakalarma? O di okay lang tayo sa ganyan kapag nawalan tayo ng signal. Samantala, higit 50 barko ng China ang namataan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sinabi ni Trinidad na kabilang dito ang mga barko ng China Coast Guard, Maritime Militia at People's Liberation Army. Sino bang Trinidad dito? Si Nadia? Sinuel. Kala mo lang kung history, ha? Kala mo, ha? Oo nga, no? Binawi po ng Office of the Vice President ay pinalabas na mensahe umano ni Vice President Sara Duterte para sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution noong Linggo. Sinabi ni VP Duterte na wala siyang intensyong maglabas ng pahayag ngayong taon tulad ng manakarang anibersaryo ng People Power Revolution, kaya't pinatanggal niya ito sa lahat ng kanyang social media page. Pinanindigan din ng Vice Presidente ang kanyang pahayag noong 2017 na bumabatikos sa mga nasa likod ng EDSA People Power Revolution. Inamin naman ng OVP na nagkamali lang daw kaya na i-post sa social media ang statement ng kanilang boss. So noong 2017 kino-question niya bakit pa tayo nagse-celebrate noong 2019? Ay hindi, kahapon naglabas siya ng pagpupuri naman, pagkilala sa mga nangyari doon sa 25 Feb. Ngayon, bawi. Mali nga daw yun. Kasi hindi yun yung kanyang stance. Ano pala? Oo. Kaya may nasabon na staff ni Vice President Sara. Maris kasi kayo eh. Pabor ang COMELEC na isabay sa midterm elections ang plebisito para sa charter change. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na makakatipid ang komisyon ng 13 bilyong piso kapag pinagsabay ang eleksyon at plebisito. Asahan na niya ng publiko ang mas mahabang balota pero wala itong dagdag na gastos sa COMELEC. Ah. Okay ka na, partner. Okay. Sa ating pagbabalik, si Engineer Susan Abanyo, ang Chief po ng Policy and Program Division ng National Water Resources Board, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Gising Pilipinas na! Hitik ang hapon mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ka-share nyo na si Mix Bustos at Roxanne Luz sa masayang kwentuhan sa Share Ko Lang. Alauna, kakampi mo sa katarungan at batas sina Attorney Noel Delgado at Liza Aquino sa Hello Attorney. Alas dos, spot on ang makabuluhang talakayan ni Tony Velasquez at Carmina Constantino sa Issue Spotted. Issue Spotted. Alas 3:30, lilinawin at pag-aagaanin ng mabibigat na usapin sa ATM. Anong take mo? Kasama si Attorney Derry Ridon at Alex Baltasar. Alas 4:30. Masaya at malalim na usapan ang hatid ni na Peter Musni at Rica Lasso sa Pasada. Alas 5:30. Tuloy-tuloy ang balita at impormasyon sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Bayan.
sa mamamayan. Radyo 630. Para sa mamamayan. 630. Gising na! Bango na! Bango na! Gising! Pilipinas na! Hoy! Gising na partner! Batiin natin ng isang happy morning sa mga senior citizens ng Barangay East, Rembo, Taguig City. Oh, Taguig! Sa pangunguna ni Miss Esther Vidad. Ayan, nakamonitor sa atin yung mga senior. Good morning po sa mga katropa ko. Baka meron na sa inyo mag-80, 10 million. Malapit-lapit na ilabas yung, ano yan, yung IRR. Antayin nyo, ha? Yung mga ano nyo, mga application nyo, punta kayo sa pinakamalapit na ano DSWD office or doon sa mga grupo ninyo ng mga seniors. Sabi ng mga seniors, alam namin. Tatawarin nyo naman. Pinapaalala ko lang dahil alam ko naman tayo, medyo sablay na ang ating mga memorya, no? Sabi niya, ikaw lang. Ay, ganyan. Sorry naman. Magandang umaga sa iyo. Engineer Susan Abanyo, ang chief po ng Policy and Program Division ng National Water Resources Board, o NWRB. Magandang umaga po sa inyo, Engineer. Good morning po. Good morning, Sir Alvin, saka Ma'am Doris. Oh, ma'am, na-miss namin. Saka po sa mga nanonood. Na-miss namin, Engineer, yung NWRB. Alam mo, nung panahon ni Dr. Sevillo David. David, oo. Alos dinglo ko na interview natin si Dr. Correct, David. Correct. Pero from now on, si Engineer Susan magpapa-interview daw sa atin anytime. Di ba, ma'am? Very good. Sige po. Sige po. Ano? Ma'am Susan, balitaan niyo muna kami. Unahin natin po, totoo po ba na ang alokasyon ng Maynilad at Manila Water for the month of March, which is 2 days away from now, ay mananatili sa 50 cubic meters per second? Totoo po yan, Sir Alvin. Binigyan po natin ng water allocation ang MWSS na 50 cms para po sa buwan ng Marso. Ano po ang dahilan, ma'am? Kasi, partner, hindi ba parang mabilis yung bawas ng tubig sa yun pala yun. Agadab? Kaya yun ang tanong ko. Ano ibig sabihin nun? Mga metric, cmcm kayo dyan. Ang ibig sabihin ng cms, cubic meters, meter per second. Per second. Sibisibin, may alokasyon tayo, di ba? Okay. Yung Angat Dam, 90% ng tubig natin ay galing sa Angat Dam. Correct. Kaya importante sa atin yung Angat Dam. Yan. Ang tanong, Engineer, ay hindi ba nakakakaba yun na bigyan natin sila ng medyo mataas na alokasyon gayon pababa ang level ng tubig sa Angat? Ang level po ng tubig sa Angat Dam ngayon ay 206.11, which is 26.11 meters po above 180 meters. Yun po yung alam natin na 180 meters na bibigyan pa po natin ng sapat na tubig, lahat po yung nangangailangan sa gumagamit sa Angat Dam. So wala pa to MWSS. Wala pong kakaba-kaba, no. Hindi tayo dapat mangamba kahit 50 yan, 50 cubic meters per second. Magiging yan. Magiging sapat pa yun? Oo, sasapat pa kasi remember ang summer po, hindi pa nga nagsisimula, hanggang Mayo pa po yan. Yes po, napag-usapan po yan ng committee at tinignan po natin yung simulation po ng rainfall sa Angat Dam. Kailangan lang po natin ng mga strategy. So nagkaroon po ng pagbabago sa planning. Long-term planning na po yung ginawa natin, hindi lang po monthly. Kasi dati-dati po ay buwanan ng aming tinitignan yung level ng Angat Dam. Ngayon po, nagkaroon kami ng planning para po makapaghanda naman po yung NIA at saka yung MWSS kung paano pong strategy nila kung sakasakali pong bumaba ng husto po yung level ng tubig sa Angat Dam. Oh, pero Engineer, ang tanong, nadedelikado ba? Siyempre ngayon, papasok nga yung tag-init. Kasama ang Metro Manila doon sa sinasabi na nakakaranas na ngayon pa lang ng epekto ng matinding El Nino. So ang tanong ng marami, tayo ba ay magkakaroon ng water shortage? Nagkaroon po tayo ng water shortage noong 2019, kaya po iniiwasan natin na mangyari ulit po yon. Kaya yung pong mga TWG, lagi pong nagmi-meet yan para po tignan natin
kung ano po ang mga strategiya na gagawin natin kung sakasakali pong hindi tayo magkaroon ng sapat na na ulan nito pong Marso, Abril at hanggang Mayo. So wala pong dapat ikatakot. So far, so good. Based on projection, hindi tayo makararanas ng mga water interruption, engineer. Ah, yes po. Yan po ay sapat po yung binigay nating alokasyon sa MWSS. At tinitingnan din po nila paano po nila magkaroon ng strategy para po umabot ito hanggang Mayo. Kasi ma'am, ang worry ko, baka ngayon 50, di-enjoy tayo lahat. Pati yung mga concessionaires, 50. Pero pagdating ng April, pagdating ng May, pagdating ng June, kailangan na nating ibaba because we need to conserve the remaining water sa Angat. Tag-init na talaga yun. Talagang kailangan natin ng tubig. I was thinking, baka pwede ngayon yung bawas. Tapos pagdating ng summer season, as is or mas mataas pa ng konti para hindi tayo makaranas ng interruption? Yung pong ating April po sa projection natin, magbababa po tayo ng alokasyon hanggang Mayo po. Kasi po hindi po natin kailangang maging mas mababa po sa 180 meters. Yun po yung iniiwasan natin. Oo nga. So, dun po sa simulation natin ng rainfall projection, hindi po natin pabababain ng 180 meters. So ito pong mga binibigay nating alokasyon ay base po sa mga simulation ng rainfall data from PAGASA. Ang ibig ko po sabihin, engineer, is pagdating ng Abril at Mayo, nuknuka ng init, which means kailangan natin ng tubig. Bakit hindi tayo nagbawas ngayong Marso na hindi pa ganun kainit? Kesa sa magbawas tayo sa nuknuka para ng may ipon init. Na tayo. Parang ganon. Hindi ba pwedeng ganon ang diskarte? Naaral na rin po namin yan. So ito po yung discarding na pag-usapan po ng TWG. Yun pong alokasyon ay magbabawas po kasi meron din po tayong mga farmers na gumagamit dito. Okay, so katatanim lang po nila ng mid-January. So kailangan din po nila ng sapat na tubig. So yan po yung mga aming lokasyon sa NIA at saka sa MWSS na magbabago po ng Abril at saka Mayo. Ayun. So kasi ang problema, pag binabaan mo yung allocation, magkakaroon ng posibilidad, engineer, na may rotating water interruption. Correct. Yes po, kaya nga po nagkaroon din po ang strategy po ng MWSS dyan ay magkakaroon po tayo ng... Meron din pong sapat na tubig pero reduce lang po yung ating yung pressure po. And then tinatawagan din po namin yung mga gumagamit ng tubig na kailangan pong magtipid tapos mag-recycle po tayo. Oh. At meron din po kaming mga conservation measures na plan po para ma-augment po yung water supply ngayon pong mga tag-init, panahon ng tag-init. Ayun. Pero parang bakit ganun? Year in, year out naman meron po tayong tag-init. At alam naman natin na bumababa ang level ng tubig sa dam. Pero bakit hindi ho nagkakaroon ng spesipiko at constant na strategiya para maiwasan nga po yung mga water interruption? So meron naman po tayong mga strategies. In fact po, meron tayong El Niño Task Force na tinitingnan po kung ano pong mga gagawin natin ngayon pong panahon ng tag-init. Hindi naman po nagpapabaya ang gobyerno dyan. Ayun. Opo. So paano yan, ma'am? Tanggap na po natin na pagdating ng Abril at Mayo, kasi yan ang strategy na pinili natin, hindi ba, engineer? Tanggap na po natin na may posibilidad na magkaroon ng mga... Rotational. Water interruption pagdating ng April at May. Magkakaroon po yan, depende po kasi yan sa ulan. Kung sana po umulan naman pagdating po ng Mayo at mababago po yung ating water allocation during that time. Meron din po kaming strategy na yung mga government agencies po, magpapatay po sila ng mga metro sa gabi po para naman maiwasan natin yung mga pilferages or leakages na dumadaloy dun sa mga building na hindi naman po ginagamit sa gabi. So imamandato natin. Mm-mm. Yung mga government agency, patay ng metro pagdating ng anong oras? Alas 6, patay na. Yes po. Yung wala na pong tao, so o-open na lang po yan sa umaga. Yan po yung one of the strategy and then po yung pressure po ng tubig medyo hihinaan po natin. At least meron pa rin pong supply.
Oh, kasi ngayon, di ba hinahinaan na po yan, ma'am, yung pressure? Oh, pag second floor, parang mahirap na makaakyat ng tubig. Correct. And then of course po, yung ating water conservation, reuse of water. So kung medyo malinis, sana ipunin natin, pwede pa rin po itong gamitin for secondary use. Ayan. Okay. So pagdating naman sa irrigasyon, partner, alam mo yung angat dam, pati yung irrigasyon din doon. Galing din doon. Yes, oh, ginukuha. Oh. Ano naman yung diskarte natin sa irrigasyon? May mga taniman po sa Bulacan, Pampanga, na nagrereklamo na po, wala ng tubig. Ang binigay po natin na allotment po sa NIA is 34 cms. Yun po ay napag-usapan din po, napag-agrihan din po with NIA na sumasapat din po ito kasi planting season nga po nag-start ng January. So habang tumatagal po yung mga pananim, medyo lumilit din po yung consumption ng water. So nakababad po kasi ito. So may time po na kailangan bigyan natin ng sapat na tubig ang mga farmers kasi po ayaw naman nating mawalan po tayo ng supply na bigas later on. Si Ferdi Aboga, sabi niya, magtitipid din ba yung mga golf courses sa ginagamit nitong tubig pang maintain ng greens? Hindi ba kasali sa diskarte niyo yon? Sabihin sa mga golf courses, wag na muna tayo mag-golf. Pwede pong, meron po silang mga pond na pwedeng lagyan po ng recycled water na yun po yung nating gamitin para po pandilig sa mga grass po dun sa mga golf courses. So, yung mga used water po pwede pong gamitin yon. Ginagawa po ba nila? Ang tanong. Meron pong, kaya po nakita nyo may mga ponds po dun sa mga golf courses kasi dun po iniipon yung tubig at yun po yung ginagamit nila for watering the Bermuda grass. Ano pang naiisip po ninyo ng mga paraan, yung shower with a friend? Pwede po ba yon? Maganda bang suggestion yun? Sabay-sabay tayong maligo? Pwede po yun. At yung pong simple pong pag-toothbrush na nakabukas ang gripo, marami pa rin pong ganyang mga nag-toothbrush pero nakabukas ang tubig. Oo, tama-tama. Opo, kayang po yun. So you use po, sabi namin, gumamit po tayo ng baso pag nag-toothbrush po. Yung ganun lang po, marami pong matutulong yun. Si Engineer, parang walang kamali-mali siya. Sabi ko, shower with a friend, pwede daw. Imamandato niyo po ba yan? Dahil pag-imandato niyo po yan, shower with a friend, pipili po ako ng friend na kakasabayan ko sa pagligo. Hindi naman po imamandato. Pero sa atin na po yun kung gagawin natin. Ayan. Tuloy-tuloy lang po yung panawagan natin, Engineer, ano? Na magtipid po tayo. Magtipid. Dahil baka magka-problema tayo sa kasagsagan ng tag-init. Ano tayo po? Rin ang magkakamot ang ulo kapag nawala na tayo ng tubig. Kaya tayo ang sa atin din manggagaling. Apo. Engineer, yung bawas, pagdating ng April at May, ano nakikita ninyo? Mga mag-48 o 46? 46 po ng May at saka 23 po ng irrigasyon. April po, April. Yung aming production. April. Paano allocation ng April? 46 April din? April po is 48 po. 48 ng MWSS at saka 34 po sa NIA. Naku po, patay tayo dyan, partner. So, ngayon, 50. April, March 50, 34. Tama? Opo. May, April, 48. 34. Yeah. Pagdating ng May, 46. Opo, 46-23. Depende po rin yun kung ano po yung magiging sitwasyon. Baka po magkaroon na ng ulan ng Mayo. Sana nga po. Mm-hmm. Sana magdili. Si Doris na po magre-rain dance. Oo. Sasamahan niyo po ba siya, Engineer? Handa na po ako mag-rain dance, Engineer. Magre-rain dance daw si Doris. Kaya ba? Pwede ba yan? Kaya po. Gusto ko po yun. Nakahubad ha? Hubot-hubad, Engineer. Walang saplot. Walang saplot. Doon natin gawin dito, sa... dito, Sir Alvin. Ano daw? Ano ka mo, Engineer? Bawal po tayo sa mga ganun. Kung kakailanganin po at yan po makakasalba sa atin mula sa yan water lang daw, shortage. Yan lang daw ang makakasalba. Gagawin ko po yan. Pero gagawin ko yan kasama si Engineer sa tuktok po na Angat Dam. Walang saplot. Ayaw ni Engineer partner. Engineer, thank you. It's nice to see a smile on your face, Engineer. Maraming salamat po.
Thank you po. Maraming salamat po at magandang umaga. So ulitin, Engineer Susan Abanyo, Chief po ng Policy and Program Division ng National Water Resources Board. Maganda na po kayo, ha? Partner, ibig sabihin ng bawas alokasyon, may posibilidad na may water interruption. Delikading-ding tayo sa ganyan, kaya... Kung gusto natin makatulong, magtipid po tayo. Ayan na nga, pwede tayo magsabay-sabay ng mga ligo. Ayaw kita kasabay, partner. Matakaw ka sa sabon eh. Oo nga. Tsaka sa shampoo. Diba? O, buwasan lang itong mga picture natin. Magbasa na muna tayo ng ating mga pabati, partner. Kagaya ni May Padawan, hindi po kaya magagalit si Senator Tolentino sa sinabi ni Senator Bato na nasabi niya kapag hindi sumipot, ano daw? Isa-site in contempt niya ang enkulong. Kung normal na gawain na pala yan dyan sa Senate. Kasi kay Kibuloy ganyan din ang sinabi ni Senator Ontiveros. Freddy Katubo, my morning vitamins to start my day. The beautiful yellow jacket and the handsome blue cap. That is what is called police brutality. Magmula yan nang itolerate ni Digong ang mga police, on the note na si Digong ang magpakulong, pag-ililitis ang mga police. Pero wala na ngayon. Watching from CDO. Sabi ni Dulce, listening to DWPM and at the same time watching you too. Very good. Lawrence Magpantay, good morning sa paborito naming mag-asawa. Pakinggan tuwing umaga on our way to work. More power to you, Ma'am Doris and Sir Alvin. Thank you. Brenda Isguera, good morning po. Patindan, check lang po. Please greet belated happy birthday to Daddy 80th and Mommy 75th. Makahappy, nakakahappy midweek naman po talaga. Breakfast while watching teleradyo. Buti ka pa. Nagbi-breakfast na. Kami Si Maria Victoria Margarita Arellano, good morning. Watching from Lipa City, Batangas. Hindi kompleto ang umaga kapag hindi nakapanood. Love the tandem kahit noon pang gabi kayo. Wag naman sana pahintulutan ni Lord na kasing init ng disyerto. Kawawa naman ang tao. Totoo mas lalo na yung impyerno po. Nuknukan ng init po yun. Kaya nga po ngayon pa nga lang, puro mga Satanas at Judas nasa kapaligiran natin. Ayun. Vice, baka ba daw maging kasing init ng disyerto? Mainit? Gusto mo ba yun? Oh. Disyerto talagang mainit. Ay, mas lalo mainit talaga kung kasing init ng impyerno. Sobra yun. Kahit pa paano. May singaw. May singaw yun. Pag-disyerto. Pag-disyerto, wala. Rekta. Hindi, pero ano lang naman yun. Para expression parang, lang yun. Parang sinasabi nila na talagang napakainit. Yes. Ano bang suggestion mo? Kasi sabi nung taga-NWRB, pwede daw yung shower with a friend. Para magtipid. Gusto mo ba yun? So, shower with a friend. Kung imamandato na nila eh. Mamandato daw. Sabay-sabay na lang tayo. With a friend, para tipid. Gusto mo ba yun? Hindi, habang kayo nagsasyawa, may malaking batya. Doon ka sa gitna. Tapos? Habang nagsasyawa, sinasahog. Sinasahog? Yun ang pang sa Eludoro. Mas maraming libag nito. Nakakadiri naman. Nakadiri ka naman. Ang God. Tinan mo naman, no, itsura niya, parang libagin. Libagin pa ako? Ano ba yan? Vice, natandaan mo, nung nandun tayo sa Basilan, kinidnap tayo? Nagtututbrush si Kabayan. Kinidnap kami ng abo. Nagtututbrush si Kabayan doon sa batis. Pag tingin niya sa taas, meron kaming crew. May ginagawa ng Berto. Sumutala. Ew! Nagpupupo sa taas, tapos nagtututbrush ka sa baba? Batis, salo ni Kabayan. Eh kaya lang pababa yung tubig, di punta sa iyo yun. Naalala ko yun. Si Alvin El Chico po ito. Sorry sa nagpi-breakfast, ha? Doris Bigonya po. Sunod na si Kapayo with Joyce. Kami po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas!